Hello mga kabayan, good morning po. Papakita ko po sa inyo ngayon ang aking mga napatubo ng mga seedlings from seeds. Ito, mayroon po akong maliit na nursery, pero ito, nandito sila sa labas. So, papakita ko po sa inyo ang aking small nursery. Ayan. Buksan po natin. Sit. Malapit na kasi yung summer. So, pwede na rin silang itanim. Ready na rin ang aking garden bed. So, ito sila. Yan. May tumubo na rin na talong. Ilong, mangilan-ngilan lang sila. Ito, ginamit ko yung egg tray. Yan, ilan lang na tumubo. So, okay lang. Kasi meron pa akong backup. Tapos, mga tumubo dito. Ang ating green beans. Ito, green beans din siya. At may upo tayo yan. Upo natin. Ito ang ating ito siya, Swiss chard. Yan. Pwede na siyang i-replant sa garden bed. Ito ang ating lettuce. Ito. Parang yellow na sila. Pwede na rin siguro silang ilipat sa garden bed. Kasi okay lang sa kanilang malamig. Ito, nag-iisang lemon. May napatubo akong lemon ulit. So, dito naman sa pangalawang layer, ito kalabasa yan. Kalabasa, ito upo, itong mga iba dito. Talong sana to, pero hindi naman sila tumubo. Ito, meron tayong cucumber, yung pipino. Malusog sila. Transplant ko lang sila ngayon. So, yan yung mga kasama niya. And then, ito ang aking tomatoes. Mga kamatis. Apat lang sila. Tumubo. And ito ang sitaw natin. Yung sitaw na galing sa atin. Purple ang bunga niya. Yan lang, napatubo ko. Para akong nilagay dito, pero hindi sila nabuhay. And ito yung ating Malabar spinach. Ito siya yung alukbate from seeds. So, tumubo naman sila for summer yan. And dito tayo sa pangatlo. Ito, hindi pa sila tumubo. Ito mga sili from seeds din. Ito, may isang tumubo, nag-iisa. And ito ating sunflower. Mabilis lang silang tumubo, guys. Kasi last year, nagtanim ako. Marami akong tinanim. Isa lang na buhay. So, itong mga seeds na to, galing sa harvest ko last year. So, yan sila. Tsaka ito rin. At tsaka, ito first time kong pinatubo ito from seeds din. Cosmos. Different flowers din. Ito lang tumubo, guys. Ilan lang. Parang sampu lang sila. And ito, may talong akong napatubo ulit. Ito, pipino din. And ito, yung from seeds, mga onions. Ito, nagtatry akong magpatubo, guys, ng avocado. Kasi pwede rin kasi siyang pang indoor. And last na layer natin, ito. Happy silang lahat dito. Natutuwa ako dito. Yung mga okra. Okra na to. Pinatubo ko rin to. Ito, mga sili. Ito. Red chili pepper. Ito yung ating mga kasama ng mga pipino natin. Ito, mga sili din. Kasi, lalo na pagka fall. Magandang mag-ipon ng mga dahon kahit
pag nag-harvest ka at marami, hindi mo mailutusin ang lahat, pwede mo silang i-freezer. Then pag nagtinola ka, pwede mo magagamit. Kasi mahirap makahanap ng dahon ng sili dito. At saka itong last natin, ito. Kuan ito, Molokiya. Ito yung ano natin, anong pangalan nito? Saluyot. Nabili ko yung seeds from California. So ayan, nag-iumpisa na sila. May mga tumutubo na rin. And meron pa ako guys dito na pinatubo. Papakita ko sa inyo. Nandito siya sa maliit na ano, basin. Tinakpan ko siya kasi malamig kagad. Ayan. Ito ha, mix sila. Napansin ko mas magandang magpa tubo sa mga malalaking ano, malalaking containers kesa yung mga cups. Kasi ito, lately ko lang to nilagay eh. 1 week ago. Ito, may mga tumubong mga tomatoes compared mo dun sa, nandun sa aking greenhouse. So, mas maganda pag ganito. So, next time, gagawin ko yung mas mga malalaking pots. O kaya mga ganito, mga basin, hindi na nagagamit. Pwede mo siyang gamitin. At ipapakita ko rin sa inyo guys ang aking sweet peas. Meron din akong sweet peas dito. Napatubo. Ayun. Sweet peas. So, ito ready to transplant na siya. And the other half nito, kuan ito, talong. Experiment ko siya. Ito lang siya sa labas. Pinakpang ko rin siya para mas warmer yung soil. So, ilang days lang to guys. Tumubo na sila agad. Agad. Compared dun sa may greenhouse ulit, ang tagal nilang tumubo. So, ayan guys, natutuwa ako. Malabas ng mga talong. Kasi, mahal kasi yung talong dito na, ano siya, seedlings. Cost $3.99 ang isa. So, expensive. Kaya, nag-try ako magtanim. So, ayan guys, meron pa ako dito. Papakita ko sa inyo. Ito ang aking pangalan nito. Rocket salad. From seeds din siya. Ayan, pwede na rin silang i-transfer. Ito naman, itong nag-iisang ito, may bulaklak na. Naalala nyo, meron akong vlog dati, nag-experiment ako nung winter, I think yung November. Nag-try akong magtanim ng bok choy. Ito, bok choy siya. Ito lang yung nabuhay. Tapos ngayong medyo umiinit, nagbulaklak na siya agad. Wala naman akong nakuha ng mga dahon. So, ayan guys. At least, may makukuha pa rin akong seeds. Harvest niya na seeds. So, ayan. So, ayan ang aking maishishare ngayon. Mga kabayan. Tanim-tanim lang tayo. Pantanggal lang stress. At saka, free food. No need to buy. So, hanggang sa muli mga kabayan. Huwag niyo pong kalimutang i-like, subscribe. Salamat.